sa ating Panginoon at patuloy na magkaisa upang lumanap ang salita ng Diyos at gampanan ang ating mga misyon. Let na number 3. Ang tanong ko, kanino at anong matinig ang palagi kong naririnig sa simbahan? Ito po ang ating mga tugon. Naririnig natin palagi ang tinig ni Father na siya nagbabahagi ng salita ng Diyos at nagpaparangaral sa mga mananampalataya ng parokya nito. Nagbibigay pangaral sa mga tao na nangailangan ng payo. Naririnig din natin ang tinig ng mga naglilingkod sa ating parokya gaya ng mga lektor na tumutugon sa bahay sa tuwing siya ay nagmimisa, ang mga mother bangler na aligagang nagsasaayos ng mga susuotin ng pari at inihahanda ang mga gagamitin ng pari. Mga tinig ng mga miyembro ng likod ng gambana na naghahanda para sa papalapit na pagsisimula ng misa. Mga tinig ng buhay na umaawit sa dalaw sa ating Panginoon. Palagi rin natin naririnig ang tinig ng mga mananampalataya at papahayag ang kanilang papuri sa Panginoon na nakikilahong din sa mga gawaing pang-liturgiya. Narinig ko rin ang tinig ng mga nagdadasal tuwing alas 3 ng hapon at umaawin para sa kapitmahal ng Birhen de la O na narinig din sa tropa ng simbahan. Gayun din naman, lagi rin natin narinig ang tinig ng mga halo gaya ng huni ng ibon na nagpapalibot-libot at nagliliwaliw sa loob ng simbahan na tila ba rin naglalaro sa tahanan ng Diyos na kanilang itinuloy na tahanan na rin. Mga tahol ng aso na nangihingi ng atensyon mo upang mapasaya ka sa nakakapagod ng Diyos. Sa kabilang panig naman, ang tinig na aming narinig ay ang tinig ng mga nakatataas na opisyal ng aming parokya. Mga tinig na hindi kailanman nawawala sa ating mga panahon. Ang mga tinig pa rin ang namumunong pari ang nangingibabaw sa lahat dahil ayon sa kasabihan. Kung ano ang sabihin ng pari, yun ang maghahari. Ito pa rin ang pahayag na tinig na narinig ng nakararami. Ang tinig ng nakararami ay bahagya pa rin napakunggan kaya't marami ang uhaw ng pagsalita. Ngunit pinangungunahan na ganito ng takot na tumindig at maghayag ng salawin. Nawawala ang maayos ng komunikasyon sa mga nakakababa at mga nakakataas. Ito ang pinagmumula ng hindi pagkakaunawaan at pagkakawatak-watak ng bawal isa. Marami rin kasi tinig ang hindi agarang napapakinggan kung hindi mabubuksan ang talina ng iba. Masumahan pa rin ang tinig ng nasa mataas ng pwesto at naniiwan naman ang mga nasa baba. Hindi nabubuksan ang kanilang mga bibig upang makapaglabas ng boses para sa kanilang sarili. Bagkus, naunahan na ito ng takot na baka hindi pakinggan ang sinisigaw nilang sa loobin. Narinig na palagi ang tinig ng pari na siya namumuno sa lahat at tila pa hindi na nakakirinig din ang pari sa sarawin ng iba. Ikarari ay mas naunang pakinggan at pinuno ang tinig ng karabi kesa sa tinig ng karapat. Naway buksan ng iba pa ang kanilang mga talina upang marinig ang tinig ng iba. At gayon din, sana'y buksan ng mga tikong labi ang kanilang mga bibig upang sila ay marinig sa mga pulong at pag-uusap. Number 4. Ang katanungan, ano ang gusto kong sabihin sa simbahan? Every time na magbabasa, magkukunitayin tayo kasi magkukunitayin ko tayo, alimutan na natin yung mga gusto kong tayo. So, kung gusto mong linapasin ko tayo sa binasa na gusto natin ng buhay, at least pabilis tayo. Doon sa binasa ng mga una. Meron po kayo mga ano kaya natin sa una? Kasi binasa lang, di ba? Kasi so yung halimbawa, ano yung simbahan para sa atin? Meron po ba tayo gusto nila ganito? O gusto nila lang ganito? O okay na po yun? Kasi kung meron din natin, pagkatapos yung basahin, balik na naman tayo sa atin. Baka meron po yung sa loobin na hindi mo nakasama dito. Sa gusali? Kung may ano muna, kung may yung negative, kung hindi kayo tumatanggap, kaya kayo magkano'n. Tapos pagkatapos na, kaya kayo magsabi kung mayroon kayo nakalimutan na hindi pagkita tayo. No? Pero habang binabasa na muna, okay na muna, kung maliba talaga kung hindi kayo tumatanggap, no?
Yung huli na lang, kapag may nakalimutan na lang. Okay. Okay, may the number na gawin natin. The number one question, kung wala na, ituloy tayo, ano? Ito sa nilalaman ko ng number one, meron pa po tayo dito, okay na sa atin yan. Number two na lang. Number two. Paano ko nararanasan ang pagiging bahagi ng simbahan? At ano ang gusto kong maranasan sa simbahan? Baka kung isasagot ng letter A. Yung A yung malayo. Sobrang malayo. Sobrang malayo. Yung B, at least may hindi pa. Hindi po medyo malayo. Wala na kasi magsusunod sa mga letter A. Sa isa si Chiriti Frank, wala ka po pa sa letter A. Kahit na letter A. Tomorrow po, ang pumunta, kaya pumunta sa mga nalagay sa
hindi po sa nag-active, kaya wala mo makikita. O baka rin si Esther, pero wala sila natin na parang natin yun eh, active po ang miyembro ng samahan, pero pa kayo doon ang kalayo sa isya. Pero parang natin. Parang miyembro sila yung mga samahan pa sila, dinagod pa rin niya, pero malayo pa rin ang pakiramdam niya. Kailangan na rin. Ibang ako yung manayo, pwede ako niya yung sa isang sila. Oo, lahat. Pwede rin kasi po. Depende po kasi sa sasagot. Sumasagot pa rin. Kasi mayroon tayo ng gano'n. Mayroon sagot talaga at maayos sa isang nakasagot. Kasi paano? Number 5 po. Ano